Teka lang, Mare, no? Ah, napapagod din ako. Oh, grabe. Pero teka, kailangan tayo magpapayat. Wait lang, pahinga. Kaya, ano muna tayo? Breathe in. Oh, sige. Breathe out. Yan. Oh, refreshing, ha? Pero alam mo, ano? May nalaman akong trick talaga para mas mamayat pa tayo. Uy, talaga? Parang gusto ko siyempre, yan. Siyempre, alam mo na, lumalaki madali tayo. Madali lang ba madali yan? Lang to. Sige, first, try natin. Put your hands on. Ay, ganon. Madali lang ako pala eh. O, sige. Squat. Ay, o, sige, Mars. Mali naman, Mari. Mars, isa na lang. Mayroon bang pats madali dyan, Mars? Two. Oh my God. Ano bang ginagawa niyo? We're working out. Ang hirap naman pala na sabi niyo. Yun nga, tinapan niyo lang pala yung sarili niyo. The natural way easy kasi. Naku, merong better way. May mas madaling way. Ano ba yan? Anong option yan? Yan ay ang Slimline. From 100 to 10 pounds real quick. Your most trusted weight brand. Uy, bongga! Parang ano lang, ha? Come back to the Young and Beautiful you lang, ha? Teka, paano naman kayo nakakasiguro sa quality niyan? Paano kung nalaso lang? Oo nga naman. Ano ka ba? Mayan bumula, garantisado yan. American made yan, eh. Number one pa. Pag American made, kailangan garantisado agad. Talaga. Last episode on Am I Literate? And for today's topic, we will talk about languages and media and information. Bibigyan natin ng pansin dito yung mga codes and conventions na nakita natin sa news and film. Hindi mo ako sama mag-movie. Panonoodin natin. Dating ko tadhana. Oo, sasamahan na kita. Kailangan ko nang umalis. Kasi ang dami ko pang homework na di natatapos. Hey, kamusta yung homework mo? Ang dami kong insights, be. Sabi dun sa homework daw, hindi lang basta dapat tayo manood for entertainment. Kasi meron yung mga dinedetake or pinapakita sa atin ng content sa mga audiences. Daming nalaman, syempre, be. Sa susunod na manonood tayo, kikilatasin na natin yung mga movies na papanoorin natin. What's up, Familit? I'm Kat. I'm Weng. And I'm Ikoy. Isang magandang araw, Familit, dahil panibagong topic tungkol sa MIL ang ating pag-uusapan. And for today's topic, we will be having advertising. Yes, tama kayo sa inyong narinig, Familit, dahil it's lit to be literate, ating pag-uusapan ng advertising in the context of media. Kumbaga, pag-uusapan natin dito yung mga public service announcement, pati na rin yung creative processes in terms of advertising. And gaya ng dati, we will be having an expert to answer the questions from our family. She was a former associate director at the Ilocos Times, news correspondent at the Philippine Daily Inquirer, and the current director of Region 4A's Philippine Information Agency. Familit, we introduce you to Ms. Maria Cristina Arzadon. Oh, papatagalin pa ba natin to? This is Am I Literate? What are the basic rules and regulations of advertising that advertisers must observe in creating advertisement? Of course, yung for a print media, for example, yung kanyang standing as a legitimate newspaper, for example, yung kanyang circulation, is it circulated province-wide or is it circulated region-wide? So yung scope ng kanyang reach, ayun ang titingnan namin. Now, for example, for a TV company naman, syempre yung kanyang presence sa audience, like mga major networks, the big three na sinasabi, no? ABS, GMA, TV5. So, of course, titingnan namin yung mas na makaka-reach kami ng audience. And depending also on our budget. Kung kaya naman ng budget, then we go for the more popular networks or the more circulated newspaper for print media. Ganun din sa radio. Yung mga namamayagpag na mga radio stations, yun ang aming pupuntahan if we had the budget. So, yun. It would depend on the budget that an advertiser will have
for the selection of the media placement. For the government side, ang aming sinusundan lang na regulation is yung aming commission on audit, yung cover regulations namin na sinasabi. In terms of payment, ang aming rules dyan is we only pay after air. So, ibig sabihin, hindi kami nag-advance payment until lumalabas yung aming advertising ad placement. So no payment before airing or before printing. We only pay after lumabas na yung aming ad placement. What are the factors that the producers of PSA must consider to produce an effective PSA? Branding would be a significant factor in producing our placement. For example, sa language din, kung yung aming audience ay masa, then sa vernacular o sa Tagalog ang aming gagamitin na lingwahe. Kung nasa market A naman or B, then we use the English language. And yun, particular doon sa branding, dapat parang constant or uniform yung mga logos. Hindi iba-iba yung logo ng PIA. Kunyari, ganyan ang logo na gusto namin ipalabas. Ganyan yung brand namin. Laging mayroong ganyang na logo na tatak ng PIA. So, gusto nyo specific instance. Yung aming SSS advertisement. Or sa inyo kasi PSA, di ba? But anyway, yon. Just to illustrate yung sinasabi ko na branding. So, uniform. Yung ganitong logo ng DOE pala ito, Department of Energy. DOE branding is that meron siyang ganitong logo, e-power mo, and then there's the logo of DOE. So, ito yung mga constant na lumalabas in all the ad placements that we create. So, depending on the content, nag-iiba ang content, but the brand is there. So, branding. Should be considered in producing advertisements that will not only benefit the advertisers but also the consumer. An example na lang, yung sa SSS campaign namin, the objective there is to increase yung membership ng SSS. Kasi ang lumabas sa survey is that in Calabarzon, for example, konti lang ang membership ng SSS. So we came up with a campaign to encourage more workers na mag-member sa SSS. So that's clearly an advantage to the advertiser. Mag-i-increase ang kanyang collection for SSS. On the same note, yung recipient din ng campaign na yon ay beneficial din because by signing up with SSS, madami silang benefits later on like maternity, sick and health benefits, burial benefits. So, it goes two ways. It would benefit the advertiser and the recipient ng campaign mismo. Yung education part ay laging naandun. They won't buy a product kung hindi nila alam ang benefits. Since the election is nearly coming, what do you think are the issues that the politicians face when making advertisements? Yung connection to their vote, connection to the voters naman primarily eh. Siguro more sincere in selling themselves. Hindi na pwede yung puro lang papogi or paganda. They have to back up their political campaign with yung true public service, yung kanilang naging experience or background in the government service. So, ganun. Hindi lang papogi or yung mga catchy na political ads ngayon ang sa tingin namin ay papatok, kundi they have to be backed or supported. An example na yung mga nagawa na nila sa publiko. Is it possible for politicians to limit the usage of money in producing an advertisement, especially during election? Yung playing field. So, yung COMELEC lalo.
So may limit in terms of yung kanilang appearance or exposure sa mga print or tri-media networks. Pero kung meron silang pera, they can go beyond that. Pero yun nga, kung wala kang pera, then wala kang opportunity na bumili ng tawag dito, ad spots. Pero yun, we hope na yung COMELEC could regulate nga yung exposures ng ating mga politicians pagdating sa kanilang appearances or exposures sa ating tri-media. Nakakapagod. Alam, Ayos, parang gusto ko na lang talaga yung slimline na yan. Nako kayo kung ano-ano na lang pinagbibili nyo sa internet. Kailangan, bago kayo tumingin ng product or bumili ng product, bina-background check nyo muna. Tingnan nyo sa internet yung details or tumingin kayo ng reviews. Paano nyo kung ano mangyari sa inyo. Ano ka ba? Mukha namang totoo. Tingnan mo yung mga commercial models na dun sa commercials nila. Ang laki kaya ng pinayot. Di naman lahat na nakikita mo sa internet, totoo. Ay, tama yan. Actually, agree ako sa'yo kasi ang dami ko rin na-try na weight loss products pero di naman nag-work sa akin. Merong ibang ways pa rin talaga at yung mga guarantee sa akin. O, di ba? Stick na lang tayo sa working out. Oh, sige, ganito. Feeling ko mag-workout na lang tayo ngayon. At least all natural, di ba? Ulitin yung ganun. O, sige. 2, 3, 2, 1. Alam nyo guys, every episode talaga siksik, liglig at saka nag-uumapaw yung discussion, no? Yes, that's right, Kat. Kaya nga every time na nanonood tayo ng Am I Literate, mas lumalawak ang ating knowledge patungkol sa media and information literacy. Tama, but sadly, that's it for this episode, family. Pero dahil nga, it's lit to be literate. Patuloy niyo pa rin kami subaybayan dito lang sa show na tumatalakay sa latest trends in media. I'm Weng. I'm Kat. And I'm Ikoy. And you're watching Am I Literate?